Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Humihingi ng report ang Department of Interior and Local Government o DILG sa Philippine National Police kaugnay sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay. Sinabi ni Interior Secretary Benhar Abalos sa press briefing sa Malacanang na nakausap na niya si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kaugnay ng issue. Nais malaman ni Abalos kung may katotohanan ng mga nai-report lalo na sa social media ng mga pangyayaring ito para malaman ng publiko. Sa kabila nito, tiniyak ni Abalos na palalakasin ang pagbabantay, partikular ang police visibility. Nauna nang naglinaw ang PNP na walang katotohanan ng kumakalat sa social media hinggil sa di umano'y serial killer at kidnapping group dahil sa serye ng mga kaso ng pagpatay at naitatalang pagdukot. Inilahad ng Department of Agriculture na wala itong nakikitang pagtaas ng presyo ng gulay sa Metro Manila bunsod ng bagyong Florita. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, available ang Quick Response Fund para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Dagdag pa niya, nariyan din ang mais, palay at gulay para sa mga magsasakang apektado ng bagyo at pinalawig ng ahensya ang tulong nito sa livestock farmers. Hindi palalagpasin ng Department of Education ang reklamo ng pang-aabuso ng isang guro sa mga bata. Kaugnay ito ng viral post ng isang tiyahin ng grade 5 pupil dahil sa naranasan nitong verbal abuse mula sa kanyang guro. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Poa na nakausap na niya ang magulang ng bata at tiniyak na isa sa ilalim sa administrative proceedings ang sangkot na guro. Nakikipag-usap na rin ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at pinagsusumite ng report sa loob ng 72 hours. Sa naturang post ng isang netizen, tinawag na bobo at bruha ng guro ang bata sa unang araw ng pagbubukas ng klase noong Lunes, August 22. Patay ang dalawang hinihinalang drug suspects matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Semut Akbar, Basilan. Ayon sa Basilan Police, agad na bumunot at nagpaputok ng barilang isa sa mga suspect matapos matunugan na pulis ang kanilang katransaksyon. Kinilala ang mga nasawi na sina Maksud Cuevas, 45 years old, at residente ng Barangay Bohelebong sa bayan ng Tipo-Tipo at isang dasman kilala ng Bubuan Island, Tabuan, Lasa. Nakuha sa dalawa ang 20 gramo ng shabu, mga baril at marked money. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.